at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay ina ko niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit nang iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Berseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagda na abot sa langit at nagmamanhikmanaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaak. Ang lupang ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa, at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. Ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito.
Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusa niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon, na dati tinatawag na Luz. Ngayon, si Jacob nang ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, papakanit paparamtan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alang-alang ito. At iaalay ko sa inyo ang ikapu ng anumang ipinagkaloob ninyo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Moog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw ay ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa ilalim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo na po ang lahat. Nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya. At ang sabi, kamamatay lamang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya.
Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di, gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata. Natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya. Hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Minsan, mayroong isang nagtanong sa akin. Sabi niya, "Father, ano po ba ang mas epektibo o mas pinapakinggan ng Diyos? Yung ikaw ang magdadasal para sa sarili mo? Ikaw ang hihiling para sa sarili mo? O hihingi ka ng dasal para sa iba na ipagdasal ka? Ano po ba ang mas epektibo?" Ang sabi ko sa kanya at ang nasagot ko sa kanya, isa lang ang alam ko, basta ginusto, basta nilaan ng Diyos, tutuparin niya. Kedasal mo o dasal ng iba para sa iyo, basta gusto ng Diyos, tutuparin niya. Pero sabi ko, mayroong isang pagkakaiba sa dalawang iyon. Parehas mang tutugunin ng Diyos, ang pinagkaiba doon kung ikaw ang magdadasal sa hiling mo, ikaw ang mas mapapalapit sa Diyos. Kung ikaw ang magdadasal sa hiling mo, ikaw ang mas mapapalapit sa Diyos. Mga kapatid, parang ganito yung ating narinig na ebanghelyo. Parang ganito yung kwento sa ating ebanghelyo. Mayroong dalawang klase ng taong lumapit kay Jesus at humiling. Una, ang lumapit kay Jesus at nanikluhod ay isang ama. Yung ama, mayroong anak na babae. Namatay yung kanyang anak. At itong amang ito, isang pinuno ng mga Hudyo. Sa totoo lang, ang mga Hudyo hindi naman naniniwala kay Jesus. Pero itong amang ito, biglang nanampalataya kay Jesus. Sa pagkakataong iyon, ang nangangailangan ay yung kanyang anak. Yung anak ang kailangan mabuhay. Pero ang lumapit kay Jesus ay yung ama. Samantala, habang papunta si Jesus dun sa bahay ng pinuno ng Hudyo para buhayin ang kanyang anak, meron namang isang babae na 12 taon nang dinudugo ang lumapit kay Jesus at hinipo niya yung laylayan ng kanyang damit. At sinabi nito sa kanyang sarili, "Mahipo ko lang ang iyong damit
gagaling na ako. At agad huminto ang pagdudugo ng babae. Sa tagpong iyon, pinapakita kung sino ang lumalapit sa Diyos, siyang mas napapalapit sa Diyos. Yung babae, siya yung humiling para sa kanyang sarili. Siya yung lumapit kay Jesus. Yung ama, inilapit niya yung kanyang anak na babae. Pinapakita lang na anuman ang ating paglapit sa Diyos, magbubunga ito ng relasyon sa Diyos. Mga kapatid, ito yung gustong mensaheng sabihin sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Na ang panalangin, hindi lang puro paghiling, kundi higit sa lahat, pagbuo ng relasyon sa Diyos. Ang panalangin, hindi lang puro paghiling, kundi pagbuo ng relasyon sa Diyos. Naway sa bawat ating mga panalangin, hindi lang puro hiling. Hindi ko sinasabing huwag humiling. Pwede. Pero higit sa lahat ng paghiling, sana tayo'y nananalangin dahil gusto nating mapalapit sa Diyos. Ang panalangin, hindi lang paraan ng paghiling, kundi higit sa lahat, paraan ng Diyos para mapalapit tayo sa Kanya at Siya sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi ninais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay, ngunit pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mong ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yesu Kristong ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Isang bayan na nagpupugad.
kay nagmamahal sa'yo. Saan nyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng katnyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihining namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bye.
dapat tamisin at hagkan ang sakit ng magningas ang rikit. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasim biko aking sugata, diwa katawan ay gawing daan saan. O Jesus, hilumin mo aking sugat ng puso ng aking mahal. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala, pagkatapos po ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na matili lamang muna sa inyong mga lugar na kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas. Tanging sa Quezon Boulevard lamang po ang labasan ng lahat. Panatilihin po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa.
Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, nilulwalhati ka na.